For today, hindi muna tayo bababa na Talisay. Naaklatan tayo. Dalawang puncture ito. Bako. Saka staple. Dalawa. Combo, di ba? Ay, nako. Ayan guys, so nakita nyo naman yung nakatama sa atin, dalawa. So isang mahabang alambre. Oho, nawala. Ah, napunta yan. Isang mahabang alambre. Malalim yan. At saka isang staple wire to. Ang staple wire combo yan, isang alambre, isang staple wire. Ngayon pwede naman tayong tumuloy, kaya lang the problem is nasa spare tube na tayo. Kung ano man ang mangyari sa atin, maklatan ulit tayo, mapakahirap magpatch. Although may dala akong patch, ready ako lagi sa kung anumang eventuality. Ayan, mayroon tayong patch kit. Ang problema, ayaw ko mag-take ng risk. So typically ang ginagawa ko, hinahanginan ko muna itong inner tube. Mga konting hangin lang. Para madaling ipasok dun sa may gulong. Okay, since may hangin na. Saka na natin ngayon isasalpak. Kapayin nyo yung inner tire. Sa anumang maaaring makatusok. O mga nakatusok pa. Tanggalin nyo yung mga bato. At kung andun pa may nakatusok pa, tanggalin nyo. Otherwise useless ang pagpapalit nyo ng inner tube. Mabubutas din. And then once you're cleared, ilagay nyo na yung inner tube nyo. Schedule na lang natin sa motor time yung pagbaba. Okay, sense na guys, probably later on pwede na. Yan talaga pag minamalas combo eh. Isang staple wire, isang alambre, sabay ang pagkatusok. Okay, let's see. Guide nyo lang siya. Messy nga lang. Kala na kumaarte kayo. Madumi sa kamay ito. Kaya lang walang ibang tutulong sa inyo nito eh. Kayo rin. Kala na kung solo rider kayo. Okay na. Tapos ipagpag nyo para
lumapat na maayos yung ano, yung inner tube. Kasi hindi nyo gusto yung inner tube na hindi maayos ang pagkaka lapat. Kasi parang may bouncing sensation yan pagka may mali kayong pagkakagawa. Parang kala nyo nalubak. Nalubak kayo. Okay. So final check. Before natin hanginan. Kita nyo yung damage, oh. Mukhang kailangan natin magpalit ng outer tire. Daming tama. And then, lastly, ang pinaka nakakapagod gawin, magbomba. Maliit pa, nakatusok. Tapos check ulit. Hindi naman wala naman mawala. So nakita nyo kung gaano katagal maabala, no? Siguro mga 30 minutes din para lang matapos mo lahat ang sa pasada. Ngayon napakahusay, hindi ba? Ito yung mga basic knowledge na dapat ng ilan alam ng mga biker. Una, bago, paano magpalit ng gulong? Huh? Magaya ko sa sitwasyon na to. At least alam niyo yung gagawin niyo, ano? Okay, so regroup. Next time ulit. Hindi natin i-expect na flat tire tayo ngayon. Next time na lang ulit, no? Pag-iingat na rin siguro yun. Andito na tayo sa Tagaytay, anyway. Yan, sa Tagaytay na tayo. Marami na rin mga nakapit na ngayon ng turista. Tayo na lang ang hindi. Quick break, palit ng battery and then descend na tayo. Hindi na tayo tutuloy sa picnic group. Nahirap na. Kasi ang plano, di ba, makababa na picnic group via Sungay or via Sampaloc. Since risky na, next time na lang. Alright. Yun lang guys. See you.
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. Dripping lights paint the skies, only you. There you go, mga tol. Unfortunately, hindi natuloy ang lusong at ahon natin either sa Sampaloc or Sungay papuntang picnic crew due to puncture incident. But still, this is a good ride, a quick short ride to Tagaytay. Dumaan tayo sa Aguinaldo Highway papunta at pauwi, and this is just a normal ride, nothing extraordinary. The ride took 56 km in total and 500 meters in elevation. So alive, make it last forever. Stop in time. Kung hindi nyo pa nakiklik ang subscribe button, kindly click now. Huwag nyo rin kalimutan ang notification bell. Maraming salamat!